Kinalaman po ito sa kulay na inyo pong pinili. Una-una, bakit hindi po kayo naka-pink ngayong araw na ito? Ah, actually, yung kulay ko talaga blue. Ang problema sa iCard, problema yung COVID na lang, yung dalawa kong panganay na anak, nag-volunteer. So, hindi daw makukuha ang solusyon sa pagpapalit ng kulay lamang. Your reactions to that po? Ako, alam mo, magpapaka-gentleman na lang ako, ha? Kondo po, balik-balik na ako sa bulan. Nung congressman ako, ilang beses ako bumalik. Nung nasa Congress ako, anong klase bang mga batas yung aking final? Dalawa sa mga final kong batas ay yung pinakauna kong final ay nakalimutan ko yung title. Pupunta tayo doon sa saan yung nandun. Ito naman yung bridge na malapit sa kanyang apartment. So, talagang malapit lang. Kaya kami bumababa para tumulong kami sa nasa baba. Hindi mo parang bababa kami pero naka-istorbo pa kami sa nasa baba. Kaya kami akong baba na hindi alam nung nasa baba. Na... sa isang board, yung 40 times 4, 1,600 pesos pa niyo. I'll address my questions to VP Lenny muna. VP, I guess one of the biggest questions since filing your candidacy is why did you run as an independent candidate? Where does that leave the Liberal Party? Madami akong tanong pa, actually, tanong ka na lahat. Will the party be adopting you as its presidential bet? Kasi syempre may implications yung running for president in terms of campaign finance and yung election return sa pagbabuntay ng boto. Ako, teka Mara, nakalimutan ko lahat. Vice President Lenny Robredo, magandang gabi po, VP Lenny. Magandang gabi, kabayan. Ano ho ba ang ibig sabihin yung nanakawin ang inyong posisyon? Sa paanong paraan po? Alam niyo, marami na kasing senyales na talagang si yung kampo ni Bongbong Marcos ginagawa yung lahat para matanggal tayo dito. Yung pinakahuli na prueba namin, nakabahagi ito nung kanyang mga ginagawa. Nung tinext ako ni Cabsec Jude Vasco, wala pa nakakaalam nun, ako pa lang, yung mga anak ko, saka konting miyembro ng aking staff. Konting-konti lang yung nakakaalam, pati nanay ko, hindi ko pa sinabihan. Pero yung kampo ni Bongbong Marcos, meron ng mga tweets na nag-goodbye na sa akin. So gusto sabihin, in the know, lalong nagpapalakas ng ating pagduda na bahagi ito ng kanilang mga ginagawa. So paano mananakaw sa inyo? Nanakabayan? Paano mananakaw sa inyo ang posisyon na kayo naman ay halal? Kaya nga. Tone and the direction of this talk right now. Just to make it very clear that misinformation, lies, and all these misleadings do not come exclusively from the Duterte camp. Okay. Neither do they come from just officials that are identified with the government. In fact, the vice president
is one of the primary purveyors of fake news. And that the president... How different a president would you be? Because our women presidents had really a bad time. Ako, it is very, very difficult to go into specifics now. How different a president will you be, ma'am? To the two other women presidents? No, no. How different a president will you be, Madam Vice President? Compared to all the other presidents, sir, or just to the two women presidents? How different a president would you be, ma'am? I don't think Tony's hearing the question, the clarification. Maybe, VP Lenny, you can answer it in the context of all the other presidents and in particular of the two prior female presidents. Chen Laila, congratulations sa pag-file mo ng COC mo today. Inspirasyon ka sa amin lahat kasi pinakita mo kung gaano ka ka-fighter. And dapat kami yung sumusunod sa yapak mo.